Alright, Power Payaman, we are now live. Okay, kamusta kayo? I hope you are all doing fine. So, wala tayo last week, no? Kasi, payaman tayo eh. Pero bawi tayo within this today. Okay, bawi tayo sa Q&A session natin today. Basta provide lang kayo sa akin ng maraming Power Payaman na tanong, no? Para maging maganda yung Q&A session natin for tonight. So magandang gabi sa inyong lahat nang nandito na. Welcome sa ating Q&A session. Itong Q&A session na ito ay para sa lahat ng mga network marketers, regardless kung saang company ka man kabilang, as long as gusto mong maging ethical. O, ayaw mong magsinungaling, ayaw mong manloko ng tao, ayaw mong mamawer, mambaliw, mag-mislead, or kung ano-ano pang mga unethical strategies. Ayaw mong gawin yung mga bagay na yun, pero gusto mong maging successful sa network marketing, then this is the best place para sa'yo. Okay, itong ating Q&A session every Friday. As a whole, ethical nation. Okay, ethical nation. Yan. Medyo masakit-sakit pa yung katawan. Oh, ethical nation. Yan. So, ethical nation. Ang ethical nation is movement natin, mga ethical networkers. Movement natin ito, na regardless nga kung saan company ka kabilang, as long as legal yan, sana legal. Okay, I hope legal. Tapos gusto mong gawin yung ethical na pamamaraan. So, yun ang pinakang purpose ng ethical nation. Hindi to kumpanya, hindi to exclusive para sa kahit na sino. Itong ethical nation na to ay para sa lahat ng mga networkers na gusto maging ethical. Okay, yun ang movement siya. Okay, community movement. So, meron tayong Facebook group, Ethical Nation. Pwede kayo mag-join doon. Nilagay ko naman yata yung link dito sa live na to, dito sa Q&A session. So, itong ating Q&A session, pwede nyo itong i-share sa inyong mga members, teammates na alam nyo matutulungan. Okay, maganda. I-share nyo sa kanila. I-mention nyo sila dito sa Q&A session na to. Tapos, kung halimbawa, ikaw ay isang upline, merong gustong itanong yung member mo, pwedeng ikaw na lang yung magtanong kung sakaling nahihiya siya, na ikaw yung maging spokesperson niya. So, pwedeng ganun, para hindi mo na ulit i-explain. Diba? Ang hirap kasi nun, time-consuming. Diba? Itatanong mo yung tanong ng member mo na hindi siya nanonood nitong Q&A. Tapos pagsagot ko, tsaka mo sasagot sa kanya, sayang. Sayang yung oras. Halit na humahataw ka na, sabay na kayong humahataw kasi nasagot na yung tanong niya. I-explain mo pa. Pinahihirapan mo pa yung sarili mo. So, pwede mong i-share sa iyong mga members, mga teammates, or any network marketers na friend mo na alam mo na matutulungan itong Q&A session natin. Okay, meron lang tayong isang rule dito sa ating Q&A session para sa mga baguhan dyan. By the way, para sa mga baguhan dyan, comment kayo sa ilalim. First time, comment kayo ng first time para mabigyan natin kayo ng shoutout, ng Power Payaman shoutout. Okay, welcome sa mga, andito na, sa mga payaman natin. Okay, special shoutout para kay Arvian Capenya kasi siya yung pinakang unang nag-comment. So, Power, payaman ka talaga. No, nakikita kita kahit dun sa isa kong page na for gaming, andun ka palagi. No? Always present, natutuwa ako. So, matatandaan ko yung pangalan mo, Arvian Capenya. Alright. So, ano pa? Meron tayong isang rule dito sa Q&A session. Bawal tayong magbanggit, mag-mention, in English ko lang, ng company. Ng kahit na nung company natin. Okay, dyan sa comment section, bawal. Bawal tayo. Kasi ako ay actively nagbibuild sa current network marketing company ko. Pero hindi ko babanggitin yun dito. Manghulaan nyo na lang. Huwag nyo rin sasabihin dyan sa comment section na alam ko company ni Coach Carl. Tapos itatype mo dyan. Please, huwag kayo magbabanggit lang dyan. Yun lang naman ang rule natin. Para maging common ground natin. Itong ethical nation ay common ground natin. No, kahit nasang MLM company ka, kaya mo pa rin naman maging ethical. No, so hindi naman kailangan na, huwag nyo lang kayo mag-mention, huwag na tayo magpaweran dito ng company na kinabibilangan natin. Kasi hindi ko yun ipopromote sa inyo. Ang ipopromote ko sa inyo ay maging ethical, no? Hoping na especially sa mga baguhan sa inyo, hoping na ma-inspire kayo na maging ethical na talaga kasi posible ka talaga yung maging successful sa ethical na paraan kasi nagawa na namin. No, mas mahirap noon nung mga time na sinisimulan ko pa lang yung Ethical Nation kasi hindi pa ako successful noon. No, ang daming kumukontra sa akin, kalokohan daw, do not reinvent the wheel. Wala na sila ngayon, wala na akong balita sa kanila. Wala na akong balita doon sa mga nagsasabi sa akin about doon na hindi daw mangyayari yung pagiging ethical ganyan. So ngayon madali na kasi nagawa na namin eh, di ba? So mas madali nang maniwala. Alright, so yun ang pinaka-purpose nitong ating Q&A session. And pag ako sumasagot, pati para sa mga first timer, yung mga payaman alam na nila, pag ako sumagot, real talk akong sumagot.
Okay, real talk akong sumagot. Hindi ko sasagutin kung anong gusto mong marinig. Hindi ko sasagot sa'yo yan, ang gusto mong marinig. Ang isasagot ko sa'yo ay based on my experience. Ang ginawa ko or ginagawa ko. Okay, yan ang isasagot ko sa'yo. Hindi kung ano, most of the time, di mo magugustuhan yung magiging sagot ko, pero wala akong pakialam. Kasi, ang isasagot ko sa inyo is yung kailangan yung marinig. Yung alam ko na makakatulong sa inyo para mag-improve. Okay, pero, okay, disclaimer din, hindi nyo naman kailangan maniwala sa akin. Hindi nyo kailangan maniwala sa akin. Kung sa tingin nyo, mali yung sinasabi ko, di wag mong paniwalaan, wag mong gawin. Diba? Kung sa tingin mo ay walang kwenta yung sinabi ko, di wag mong gawin. Walang problema. Wala naman akong pakilam, maniwala kayo or hindi. Hindi naman ako nandito para paniwalain kayo. Diba? Hindi naman ako nandito para paniwalain kayo. Nandito ako to inspire. No? Para ma-inspire ang bawat isa sa inyo na maging ethical networker. No? Kung sa tingin mo ay kalokohan yung pagiging ethical networker, eh fine. Paniniwala mo yan. Walang basagan ng trip. No? Wala akong pakialam. So, yun. Hindi tayo nandito para maging magkakaibigan siguro along the way, yung iba sa inyo, especially mga payaman dito na palaging sumusubaybay, no, palaging always present, no, magiging magkakaibigan tayo along the way, pero yung mga bago, hindi ako nandito para maging kaibigan mo. Nandito ako to inspire you to become ethical. Isasagot ko sa iyo kung ano yung kailangan mong marinig na alam ko makakatulong sa iyo na mag-improve kahit masaktan ka, wala akong pakialam. Okay, kasi wala naman talaga akong pakialam. hindi lang ako sa inyo ganito ha, even sa mga members ko and especially sa mga leaders ko, mas lalo na. Okay? So, yun, ganun ako sumagot. And kapag hindi ko alam yung sagot, sasabihin ko hindi ko alam yung sagot kasi hindi ko naman alam lahat, especially outside network marketing. So, wag niyo sana akong tatanungin outside network marketing katulad ng okay po ba mag-stock trading, forex, ano pa ba, insurance. Huwag niyo akong tanungin ng real estate, huwag niyo akong tanungin ng ganyan kasi di ko alam yan. No? May idea ako pero hindi ako expert, di ako qualified para sumagot. Doon kayo sa ibang mga expert magtanong. So dito, masasabi ko expert ako sa pagiging ethical networker kasi ako nagsimula nito way back 2016. So medyo matagal-tagal na din. So, kaya qualified ako sumagot. Pero kung sakaling meron akong hindi alam sagutin, sasabihin ko sa inyo hindi ko alam kasi hindi ko naman alam lahat. And I will do my best para masagot yung mga tanong nyo as fast as possible. No, hindi ko may papangako na masasagutan ko lahat kasi 1 hour lang yung meron tayo. So, since na-late ako, no, matatapos tayo ng mga 9:20, mga ganyan, since na-late ako. Or mga before 9:20, matatapos tayo ng ganyan kasi may training pa ako after nito. So, yun. Kaya, itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong. And kapag ka, ikaw halimbawa na is nagtanong ka, tapos nagtanong ka ulit ng second question, third question, pagbibigyan ko muna yung iba na hindi ko pa nasasagutan. Okay lang naman yun. Pagbibigyan ko muna yung iba na hindi ko pa nasasagutan. Kung sakaling wala na, puro sa'yo na lang yung tanong, edi sasagutin ko yun lahat. No? So, yun. Ano pa? Meron pa ako na nalimutan. I-like nyo tong Facebook page ko. No? Kasi libre lang mag-like. And then, kung gusto nyong ma-notify every time na meron tayong live, see first, okay, i-see first nyo. Kung saan ka man nanonood na Facebook page ko, i-like mo to, i-see first mo. And subscribe kayo dun sa YouTube channel ko. Okay, hanapin nyo Carl Serrano, K, hindi C, K. Makikita nyo naman yung pangalan ng page ko, diba, Carl Serrano. K, hanapin nyo dun, makikita nyo na. Dun, sobrang daming videos, paano maging isang ethical networker, libre yun lahat. Okay. Libre lang. So, yun lang hinihiling ko sa inyo. Like and subscribe. Yun lang. Okay na ako. Di ako nagpapabayad. No, wala naman kayong babayaran dito, di ba? Wala naman kayong binayaran, di ba? Nandiyan ka nanonood, libre. Alright. So, and finally, meron akong ginawa yung Unlimited Prospects Handbook. Okay? So, ito, may bayad na. Okay? Unlimited Prospects Handbook is doon ko tinuro kung paano ka makakapag-invite ng unlimited prospect para sa business mo. Okay? Sa ethical na paraan. I provided scripts, yung mga strategy na kailangan. And very important doon is yung mindset. Hindi naman talaga yung script, pero yung mindset. Kasi wala namang magic eh. Kailangan mo pa rin talaga ng hard work. Walang kwenta yung ebook na yun kung di mo naman gagawin kasi walang magic. Alright? So, yun. Pwede nyo i-check yun mamaya. Nakalagay na yung links sa description nitong live na to. Nandiyan na lahat. Okay, so with that being said, simula na tayo. Okay, kasi mahaba-habang training ito gagawin ko kasi hanggang mamaya pa to sa may training pa ako sa mga leaders ko mamaya after nito. All right. So yan. Shout out sa inyo mga nandito, Claystone, Alfie, Martin, Jmar, and yung mga payaman kong member pala to. Ninyo, si Wolf Queen, parang ngayon na lang ulit kita nakita or ngayon na lang ulit kita nakita kasi wala tayo last week. Okay, so yan, first question from Robe
Robe Lloyd. Lloyd na lang kasi hindi ko alam kung paano pronounce yung first name. So Lloyd. Okay, Lloyd Butt, Boot. Lloyd. Basta si Lloyd na lang. Okay, ano po ang tamang mindseting sa mga leaders at bagong downline? So unang-una sa lahat, magkaiba 'yan. Kailangan ito pagdating sa mga sa leadership, kailangan maunawaan niyo muna ano ba talaga ang ibig sabihin ng leader. Kasi merong isang kultura sa net, kung kultura to, pero madalas ko tong na-encounter at ginagawa ko rin dati. Na mali na kabago-bago ni member, ang introduction kaagad ni upline, eh, 'di ba? Papakilala niya halimbawa sa upline niya bagong member. Upline, ito bagong sali nga pala si Diego. Bagong leader ko. Paano naging leader yan? Ikakasimula lang. Diba? Para man na rin yung sinabi na kakapasok mo lang nung college, tapos alimbawa gusto mo maging teacher, kakapasok mo lang nung college, tapos teacher na kagad ang tawag sa'yo. Kakapasok mo lang. Parang tanga. Diba? So ganun din ako dati. So yung iba sinasabi attraction daw. Hindi attraction yun. No? Katangahan yun. Kasi nami-misinterpret mo, nami-misinterpret ng iba, nami-misinterpret ng downline mo. Iisipin ng downline mo, leader, ba't ako naging leader? Kakasimula, hindi ko pa nga alam kung anong gagawin ko dito. Diba? So, kailangan maunawaan nyo muna kung anong ibig sabihin ng leader. Magkaiba yan. Okay? Ang leader, para sa akin, top 3 na characteristic ng isang leader ay may kusa. Number 1. Number 2 is humble. Okay, humble. May kusa, humble, and may service sa tao, na walang hinihing kapalit. Actually, yung ikatlo yun, madalang sa leader yung ganun. Minsan, naituturo yan. Kasi, nung ako nagsimula, wala akong ganun. Wala akong service sa tao. Diba? Hindi na alata ngayon kasi natrain, natama na yung mindset ko eh. Dati, ang tawag nga sa akin ng upline ko, boy benefits. Kasi hindi ako gagawa ng isang bagay pag wala akong benefit. So, ganun yung tawag sa akin ng upline ko dati. Kasi wala akong heart for service. Wala akong pakialam, basta gusto ko mag dapat may benefit ako palagi, ganun. So yun tatlong characteristics para sa akin ng isang leader. May kusa, okay, ulitin ko para sa akin to ha. May kusa, humble, and tawag dito yung may heart for service. Most of the time, malalaman mo na kaagad ang isang tao kung potential leader. Tandaan niyo ha, yung sinasabi ko yung kailangan maging tama yung mga terminology niyo. Kasi most of the time, mali-mali. Kapag mali-mali kasi yung mga terminology nyo, hindi tayo magkakaintindihan. Okay? Potential leader, ibig sabihin, pwede maging leader. May potential. Pero hindi ibig sabihin, leader na. Hindi pa. I-develop pa. So, ang madalas mong malalaman sa isang potential na leader, may kusa. Yan ang unang lumalabas. Yung kusa siyang humahataw, kusa siyang nagte-training, kusa siyang naghahanap ng information, hindi siya pala asa. Yan. Potential yan maging leader. Okay. Then yung sumunod na yung dalawa, ikatlo, most of the time, tinuturo na yan. Tinuturo na lang yan. Merong iba, natural na mga leader na humble. Merong iba, mapapride. Katulad ko. Okay. Nung nagsimula ako maging leader, mapride ako. Maigo. Kasi yung culture din namin eh. Payabangan sa culture namin dati. Yung kinabibilangan ko dati na company, toxic na kultura na payabangan, paweran, puro ganon. Diba? To the point na bibili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan para kunwari payaman ka, mga kalokohan na ganun. So, mapride ako na nagsimula. At yun nga, wala akong heart for service. Okay, so, wala akong ganun. So, natutunan ko na lang yan later on. Nung na-encounter ko na yung tamang mentors na nagturo sa akin ng about doon, diba? Yung mga ganun bagay. So, kailangan maunawaan nyo muna yung difference. Okay, ng downline at saka ng ano. Pagdating sa bagong members, bagong downline, meron akong video, mas maganda yun na lang ang mag-explain. Okay, ang sasagutin ko na lang dito is yung tamang mindseting sa mga leaders kasi wala yata akong video na ganyan about dyan. Wala. May mga leadership video ko pero parang walang ganito. Wala akong naalala ng ganito. So, ano yung tuturo sa bagong member? Meron akong video niyan, mas malupit yun, 45 minutes. Mahaba yun. Kasi anim, kung di ako nagkakamali, anim yung sinabi ko doon, tagal na nun eh, 2018 pa yata yun. Pero powerful pa rin yun. Okay, sino sa inyo nakapanood na nun? Comment nyo nga dyan. Ano yung tuturo sa bagong member? Pwede siya sa upline, pwede rin siya sa bagong member. Kasi yung bagong member, alam niya kung anong kailangan niya matutunan sa simula. Diba? So, mas maganda panood rin nyo na lang yun. Tamang mindseting pagdating sa leader. Para sa, ang mindseting ko lang sa leaders ko, yung dalawa yung sinabi ko. Kasi hindi lahat, hindi ko kasi alam kung meron na sila nun. Pwedeng mabait sila sa akin kasi ako yung upline, pero hindi ko alam, tinatarantado nila yung member na, hindi ko alam.
Di ba? Hindi sila mabait sa member nila by mabait ibig sabihin hindi sila humble. No? Or wala silang heart for service. So hindi ko alam eh. Kaya 'yun ang tinuturo ko sa kanila. Always be humble. Tinuturo ko sa kanila 'yan. Tapos yung heart for service, yung law of karma, kumbaga. Kasi hindi ang pag sinabi kasing karma, most of the time ang pagkakaintindi lang ng tao is yung pangit na karma. Kasi madalas ganun natin gamitin, 'di ba? Ay, grabe yung ginawa mo, kakarmahin ka dyan, di ba? Pag may mga taong umagrabyado sa'yo, bahala na si karma sa kanila. Di ba? Most of the time, sa negative natin ginagamit. Pero merong good karma. Pag gumawa ka ng maganda, may babalik sa'yo na mas malaki, mas matindi na maganda din. Hindi lang natin alam kung saan magagaling, hindi natin alam kung kailan darating, hindi natin alam kung ano, pero merong maganda. Kasi ganun pag gumawa ka ng pangit eh. Kakarmahin at kakarmahin ka, tas mas matindi pa sa ginawa mo yung mangyayari sa'yo. Diba? Kung papansin niyo yung buhay niyo, balikan niyo yung mga nakaraang pinagagawa niyo, mga kalokohan. Lahat naman tayo may ganun eh. Diba? Kasi katulad ko, ang naging karma ko is yung paulit-ulit ko na pagbagsak kasi naging unethical networker ako eh. Hindi talaga ako yung makaangat ng todong angat. Ngayon na lang nangyari. Ngayon na lang kasi 2016 ako naging ethical eh. 4 years. Diba? So hindi ako makaangat ng todo kasi puro unethical yung ginagawa ko. Paangat ako, paparamdamin ako ng pag-angat, tapos bigla babagsak na naman, back to zero, madalas negative pa, 3 beses nangyari sa akin yung ganun. So ganun, even nga nung naging ethical na ako, nangyari ulit sa akin. Sabi ko, bakit kaya? Pero that time, hindi ko na siyang kinoconsider na karma. That time, kinoconsider ko siya na kakulangan sa kaalaman, kaya ako bumagsak nung 3 beses. Kasi ethical na ako, ginagawa ko na kung ano yung tama. May kakulangan. So, kinuha ko na lang yung mga lessons. So, hindi na tayo ano doon kasi masyadong mahaba. So, ang tama mindset ko na tinuturo sa mga leaders is yung pagiging humble nila. Palagi ka dapat, mata sa langit, paa sa lupa, di ba? Sabi ni Kong, di ba? Idol ko yun eh. Mata sa langit, paa sa lupa. Palaging nasamba. Hindi pwedeng, yung iba kasi nangyayari, which is nangyari din sa akin, na pag dumami yung pera, nagiging pakpak yung pera, lumilipad na sila. Cannot be rich na. Diba? Ang yayabang na, kala mo kung sino. Diba? Diba? Kumita lang ng magkano, kala mo power pa yan, kala mo top 1 na sila, diba? Kung umasta. Diba? Ganyan yung mga, madalas toxic na kultura din sa networking, yung ganyan, kala mo kung umasta, puto, nag 10,000 ka lang naman isang linggo, kala mo kung sino ka. Boom, basag, diba? 20,000, 50,000, malaki na yun. Diba? Isang araw ko lang yun. De, joke lang. Huwag tayo magpaweran dito. So, wag ganun. Diba? Yung grabe nung postura. Power, hindi, power pa yaman ako. 20 mil ako isang linggo. Hindi, huwag ganun. Always be humble. The more na kumikita ka ng malaki, the more na nire-remind mo yung sarili mo na tao ko pa din. Tao pa din. At kahit na gaano pa kalaki yung kinikita mo, ito yung reminder ko sa sarili ko. Kasi aminado ako kung ma-pride akong tao. Urago na ako. Ma-pride akong tao. Aminado ako dyan. Okay? Isa yan sa blessing and curse ko. No? So palagi ko nire-remind yung sarili ko kasi mahilig tayo mag-compare ng sarili natin sa iba, di ba? Palagi sinasabi sa sarili ko na wala akong karapatan, nire-remind ko yung sarili ko palagi na wala akong karapatan mang-down ng kahit na sino. Kasi kahit gaano kung mas malaki man ako sa kanila, meron pa rin mas malaki sa akin. Kahit gaano nakataas yung marating ko, meron pa rin mas nasa taas. Diba? So yun ang palagi ko reminder. At saka ayoko ng gagawin sa akin yun eh, karma, 'di ba? Ayoko naniniwala ako sa karma eh. Ayoko nang mangyari sa akin yung ganun. 'Di ba? Kung mangyari man sa akin yung ganun, ay problema na nung gumawa yun, hindi ko na problema yun. 'Di ba? Siya yung kakarmahin, hindi naman ako. So palagi ko nire-remind, wala akong karapatan kasi tao lang din naman ako. Kahit gaano pa kalaking kitain ko, kahit gaano pa kataas na achievement, success ang makuha ko, tao pa din ako. 'Di ba? At saka kapag nagyabang ka kasi, nasa Bible 'yan, 'di ba? Kung sino nagmamataas, siyang binababa at kung sino nagpapakumbaba, siya yung tinataas. Kaya very powerful sa akin yung humility at palagi ko nire-remind yung sarili ko about dun. And nire-remind ko din yung mga leaders ko. Kaya natutuwa naman ako kasi, yun, sinusunod nila. Yeah. Kung may hindi man sumunod, problema na niya yun. Kaya hintayin ko na lang yung pagbagsak niya kasi sigurado kung babagsak yan. Yeah. Hindi what if, hindi 99%, 150% sure ako babagsak. Basta nagyabang ka na, yun ang simula ng pagbagsak mo. Kasi paulit-ulit na nangyari sa akin yun. Di ba? So, alam ko na. Kaya, ayaw ko siya. Bahala siya. Kung ayaw niyo makinigdiwag, problema na niya yun. Or tatanggalin ko siya sa grupo ko. Madali naman akong kausap eh. Tatanggalin ko. Kung alam ko nakaka-harm na. So, ganun yan. Yun lang ang tama mindsetting ko. And then heart for service. Kasi karma. Karma. Di ba gusto mong bumalik sa'yo ng tenfolds? Mas malaki, mas maganda. Mag-service ka sa tao. So, hindi lang sa leaders ko yung tinuturo, pati sa lahat.
Tinuro ko din sa mga members ko yan, sa mga bagong pasok. Kasi ang sarap sa pakiramdam pag tumutulong ka kahit walang kapalit. Diba? Kaya nai-enjoy ko to. Itong ginagawa natin, Q&A session, tumutulong ako sa inyo. Wala namang kapalit eh. Wala namang kayong binabayaran eh. Like and subscribe. Diba? Kahit ilang beses ko na nga ginawa, hindi mo pa rin ginagawa eh. Diba? Diba? Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Oh. Wala naman ako yung kapalit sa inyo. Nag-i-enjoy ako kasi alam ko nakakatulong at napapalaki, nangyayari yung vision, napapalaki yung vision and palapit ng palapit dun sa vision. I mean, di napapalaki. Napalapit ng palapit dun sa vision na mas dumami yung mga ethical networkers kundi sa, kumpara sa mga unethical at saka sa mga scammers. Kasi pag mas madami na tayo, doon magsisimulang gumanda yung pangalan ng network marketing company dito sa Pilipinas. Kaya lang naman pangit yung pangalan ng network marketing kasi ang daming scammers at mga unethical networkers. At karamihan sa mga unethical networkers, hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. May gut feeling sila pero yes, upline daw eh. Yes, upline eh. Do not reinvent the wheel daw eh. Ligaw. So hindi nila alam. So kaya tayo nag-i-exist. Kasi nandun din ako sa sitwasyon na yon years ago. Okay, before 2016 ako naging ethical eh. Nag-start ako 2013, 14, 15. Hindi ko alam. Alam ko na ako konsensya ako sa ginagawa ko. Pero yun daw kasi. Yes, apply lang daw eh. Makinig daw ako sa kanya kasi siya daw yung milyonaryo eh. Huwag daw ako makinig sa iba eh. Do not reinvent the wheel daw. Eh, hindi ko naman alam. Katulad nyo, hindi ko rin naman alam. Yes, apply. Okay, sige. Yes, apply. Diba? And then later on, doon ko na na-realize. Pagtagal, doon na na-realize. So yan, kunento ko lahat yan sa Walang Poweran Bootcamp. Nandito rin sa link yung description. Kung gusto nyo malaman yung kwento about doon, pwede nyo i-check mamaya. So yun, yung nasagot ko about doon. Humility, heart of service, tsaka pagkukusa. Kusa, hindi naman na ituturo yan eh. Magkusa ka. Pwede mong sabihin, pero hindi naman na ituturo. Kung ayaw nyo magkusa, diwag. Hanap ako ng iba dyan. Hindi ko kinoconsider ang isang leader na walang kusa. Hindi leader yan. Walang chance na maging leader yan kung di nagkukusa. Kasi yun ang, para sa akin, yun yung number one na kailangan. Alright? So, I hope nasagot ko yung tanong na yun. Next question tayo. Ronald Burr Samira, pwede po paturo ng best technique way para closing deal? Walang ganon. Alright? Walang best way para mag-close ng deal. Ang may tuturo ko sa inyo is mindset sa pag-close ng deal. Kasi kahit anong script, kahit anong magic words ang sabihin mo dyan, di ba? Unless mambubudol ka kung kaya ng konsensya mong gawin yun. Diba? Hindi mo basta-basta mapapao. Walang ganun eh. Walang unicorn magic strategy, rainbow na basta gawin mo to, yayaman ka na. Walang ganun. Okay, 7 taon ko nang ginagawa tong networking. Maniwala kayo sa akin. Hinanap ko din yan. Nakala ko kasi meron. Naintindihan ko kasi ganyan din naman yung tanong ko before. Meron ako, hindi ko makakalimutan, meron akong tinalong na top earner na idol ko dati sa dati kong company na about deep. Ganyan rin. Ano ba yung script na sinasabi nyo sa para mapasali? Yan din ang sagot niya sa akin. Wala. Kung ano yung sinasabi nyo, yun rin naman halos sinasabi namin. Nung una, hindi ko siya maintindihan. Hindi. Alam mo, syempre, yung utak ko eh, pang beginner, amateur, hindi, meron yan eh. Hindi ako naniniwala. Hindi ko naman sinabi sa kanya yun. Pero sabi nyo, hindi, meron yan. Merong secret yan. May magic yan. Then later on, na-realize ko na tama pala talaga siya. Wala. Okay. Ang magic ay nasa dami ng kinakausap mo every single day. Numbers game. Na andun yung magic. Doon nagsisimula yung magic. Sa dami ng kinakausap. Kaya ang dami nilang pay-ins that time. Kasi hindi naman to na-explain madalas eh. Yung mga iniidolo yung ang dami ng pay-ins. Basta ethical. Kasi yung mga unethical, may magic talagang ginagawa. May black magic na ginagawa yung mga yan eh. Yung mga manluloko na yan eh. So, yung mga ethical talaga na dami ng pay-ins, ganyan. Kasi, mas madami kasing rejection nila. Ibig sabihin, mas madami silang kinakausap na tao. Kaya madami silang pay-ins. Super dami na kinakausap nilang tao. Libo-libo. Hindi ka pa nga umahabot na 100 isang araw, di ba? Yun ay yung pinaka-minimum na nare-require ko eh. Gusto mong dumami recruit mo? 100 prospect per day. Per day. Hindi per week. Hindi every 3 days. Hindi kung kailan trip mo. Per day. Di ba na, grabe, masyadong madami. Oo, ka na umasang yumaman. Quit ka na lang. Hanap ka na lang ng ibang industriya. Magtrabaho ka na lang. Hindi mo kailangan ng ganun sa trabaho. Payaman ba?
Walang ganun, okay? Ang mindset pagdating sa closing ng deal, ito tinuturo ko na rin naman na sa inyo to. Mas palagi mong iisipin, ano ba yung problema niya nung kausap ko na masusolusyonan nitong product ko or negosyo? Kung wala, hindi eh wala, hindi siya bibili, hindi siya sasali. Bakit? Hindi ko na makailangan yan eh. So yun ang goal mo, malaman kung ano yung problema niya. Ano yung kailangan masolusyonan ng negosyo mo? Palagi mong iisipin is about your prospect. Pag palagi mong iniisip, kailangan makaklose ako, kailangan makapagpasali, kailangan ma-recruit ko to, kailangan ginting, kailangan para akin, para may pairing na ako. Kung ganong way ka mag-isip, no, mahihirapan ka magpasali. Kasi mararamdaman niya ng kausap mo, desperado o desperada kay. Naiintindihan ko kayo, okay lang. Okay lang pag nagsisimula ka, ganyan talaga, ganyan din naman ako dati. Ganyan na ganyan din ako dati. Kaya naiintindihan ko kung ano yung, naiintindihan ko kayo at naiintindihan, alam ko kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ilang taon akong ganyan. Wala man kasi nagtuturo sa akin ng tamang paraan eh. Ganun daw eh. Kulitin mo, pawirin mo, pangakuan mo ng langit at lupa. Hindi naman sila, nila sinabi ng ganun. Pangakuan mo ng spillover. Diba? Mapasali mo lang, di ba? Hindi pwedeng ganun. Kung gusto mo makapag-build ng long-term na team, hindi pwedeng ganun ang way ng thinking mo. Okay? Kasi sa amin, ang way ng thinking namin is ganun. Ano, dinidisqualify pa nga namin prospect namin. Kami ang nagre-reject sa prospect namin. Pag pinakitaan kami ng kayabangan, pinakitaan kami ng pagiging mainipin, ay sorry, hindi to para sa'yo. Hanap ka na lang ng iba. Tapos next na. Ba't ko pa sasalihin yun? Para sa komisyon? Hindi ko ikayayaman yun. Ganyan na ako mag-isip. Wala pa akong success na na-achieve. Pre-practice ko na ganun ako mag-isip. Wala pa, walang wala ako. Di ba recently lang may post ako? Recently lang may post ako. Hindi ko kinumpromiso yung pagiging ethical ko para lang kumita. Kahit maraming beses, all those years, 2016 up to this day, all those years, ang daming beses na mas madaling mangsinungaling at mangloko sa tao kasi kailangan ko para makasurvive. Umabot to the point na nagugutom na ako. Wala na akong maibayad sa bill. Naghahagilap, di ko na alam kung anong gagawin. Hindi pa rin ako nanloko. Hindi ko kinompromiso. Bakit? Nire-remind ko yung sarili ko, ito yung test sa akin. Kung talaga ba ang ethical ka? Talaga ba? O, papahirapan ka ng mundo ngayon. Talaga ba? Ethical ka ba? Sige nga. So, parang ganun yung dating sa akin ng universe. Parang ganun dating sa akin ng Diyos. Sige nga, patunayan mo nga sa akin. O, pahirapan kita ngayon. Sige nga, huwag ka manloko ha. Sabi mo eh. Ang hirap. Ang hirap ng mga time na yun. Pero kung hindi ko ginawa yun, hindi ko aanihin lahat ng meron ako ngayon. Grabe, sobrang grabe. Ngayon lang ako naka-experience sa 7 years. And I know, marami pa in the future na grabing blessing, grabe. As in. Ayoko na kasing mag-flex na mag-flex eh. Ayoko na mag-flex na mag-flex eh. As in, nafe-feed yung ego ko, pinapractice ko na hindi na ako mag-flex, di ako mag-share ng, hindi man na talaga ako mahilig mag-share ng income noon pa. Di ako mag-share ng mga binibili ko, di na ako mag-share ng mga na-achieve ko. Applyin ko na lang yung flex ko kasi hindi naman mapapower yung upline ko sa akin. Di ba? Kumbaga para sa upline ko, eh, alam ko naman mangyayari sa'yo yan eh. Di ba? Ganun na lang eh. So, para lang may masharean ako ng excitement ko. Di ba? Pero grabe yung blessing dahil lahat ng tinanim ko, na-appreciate ko lahat. Diba? So, yan yun. Palaging mong isipin yung kausap mo naman. Medyo napapalayo na tayo. Palaging mong isipin yung kausap mo, paano ko to matutulungan? Ano ba yung problema niya na kayang solusyon ng product ko, kung product ino-offer mo, or yung business? Diba? So, ganun. Halimbawa, walang solusyon, wala naman, di niya kailangan business mo, kasi halimbawa, mayaman siya. Baka sa product meron. Baka sa product. Kung anong product meron mo, dapat, kaya dapat, alam mo, yung ano, alam mo yung products ng kinabibilangan mo na kumpanya. Kasi baka sa product meron, wala sa business kasi hindi niya kailangan, mayaman siya. Diba? Hindi na niya kailangan magdagdag, ayaw niya. Diba? Baka sa product meron, hindi product. Hindi 'yun ang benta mo sa kanya. At least meron pa rin. Kahit di siya sumali sa iyo, ay nakabenta ka. Mali mo maging loyal customer pa 'yung pag nagustuhan niya 'yung product mo. So, hindi ka lang kayo puro dapat recruiting ang iniisip kasi nga isa rin sa ano 'yan eh. Pag ang ayaw ng SEC ng ganun eh, na focus sa recruiting ang isang kumpanya. Kasi kahit legal ang isang kumpanya, kung puro recruiting lang ang ginagawa, hindi na mumubi yung product. Diba? Hindi naka-focus sa product, kundi sa recruiting. Kinukonsidera nila yan as scam. Yung puro 7 heads, 15 heads, yung mga ganun ang bukang bibig.
Scam para sa SEC yun. Hindi nyo ba alam yun? O ngayon alam nyo na. So wag puro recruiting din iniisip mo. Isipin mo din baka sa product. Kasi sa product, pwede ka rin makarecruit eh. Naging loyal customer siya. Nagustuhan niya. Gusto mo ba ng discount? Okay, bili ka package. Tapos! Huwag nyo na masyadong pakomplikahin. Alright? So, I hope nasagot ko yung tanong na yun, ha? So, next question tayo. Okay, from RVN. Okay, si RVN. Paano po mabilis makapag-move on sa iniwan ng company? Anong ibig mo sabing iniwan ng company? Iniwan mo o iniwan ka? So, sagutin ko na lang parehas. Okay, so, halimbawa, iniwan mo yung kumpanya, ikaw nag-decide nun. So, dapat prepared ka na move on na talaga. Ako, nung iniwan ko yung previous company ko, kasi nga puro unethical, hindi ko talaga gusto eh. Maganda yung company, maganda talaga. Pero, pangit ng ways nila eh. Na hindi ko kaya eh. Ang hirap maging ethical sa ganung kultura eh. Ang hirap. Kasi, yun nga, parang ang nangyayari kasi, halimbawa, naging ethical ka, diba? Parang ganito yan eh. Ang mga kasamahan mo may virus, di ba? May COVID. Halimbawa, gawa tayo ng analogy. May mga COVID silang lahat. So, lahat kayo may COVID. So, para sa inyo, normal. Kasi lahat kayo meron eh. Ang abnormal pa nga yung wala. Oh, ba't di ka bumabahin? Ba't hindi ka nahihirapan huminga? E parang abnormal ka pa pag ganun eh, di ba? So, puro may mga virus, may mga sakit. Tapos, ang ginawa mo, na-realize mo na may sakit ka, nahihirapan ka na eh. Di ba? Nahihirapan ka na eh. Bakit ganito? Nahihirapan ako, na-realize mo, may sakit ka. So, syempre, ang gagawin mo, hiwalay ka muna sa kanila, papagaling ka. So, gumaling ka na ngayon. Di ba? Gumaling ka na. Okay, ayos na ako. Pagbalik mo dun, anong mangyayari? Hawa ulit. Kakasakit ka ulit. That's the same with ethical and unethical. Kung puro unethical mga kasamahan mo, tas nagpapaka-ethical ka, di ba? Black sheep ang tingin sa'yo. Pagsama mo sa kanila, mahahawa at mahahawa ka ulit. Ganun ang psychology ng tao eh. So, hirap ang hirapan ako ng mga time na yun. Kinukontra ako ng mga uplines. Di ba? So, sabi ko, ba't ba ako nagtitiis dito? Ba't ba pinipilit kong maging ethical dito? Ha, baka mayroon akong makita dyan sa iba na may same values sa akin na ayaw rin manloko ng tao. Pwede yun. Seek and you will find. Na nakailang kumpanya ako bago ko nahanap yung current ko ngayon. O, yung ganun. So, kung ikaw ang umiwan, dapat prepared ka na mag-move. Naka-move on na talaga ako nun. Ayoko na talaga eh. Ayoko na manloko ng tao. Ayoko na. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ang hirap. Alam mo yun, ewan ko kung meron sa inyo nakaramdam. So, comment nyo kung meron sa inyo nakaramdam ng ganito na chumicheke ka, pero alam mo yung ginawa mo bago mo makuha yun. Ang dami mong pinaasang mga tao, bigyan ng mga false expectation na pinaramdam sa kanila na mabilis ang pagyaman. Hindi mo sinabi, pero pinaramdam mo sa kanila na ganun. Tapos tsaka mo sasabihin na hindi mabilis dito ha, dapat tsatsaga tayo, dapat hard work. Tsaka mo i-explain kung kailan napasali mo. Wala na, nagsinungaling ka na eh. Yung bigat sa konsensya, tapos pagmamalaki mo yung cheque, di ba? Grabe, power pa yung man yung cheque, hindi mo alam. Grabe. Meron pa sa inyo nakaramdam din ng ganun, yung ang bigat sa pakiramdam. Ang bigat sa pakiramdam, ang hirap makatulog sa gabi. Kasi alam mo yung ginawa mo eh. Alam mo. Tapos pag dumating ako sa point na nakikita ko yung mga bagong member, grabe yung excitement nila. Alam mo, naaawa ako. Naaawa ako kasi, alam mo yung parang, hindi nyo pa kasi alam eh. Hindi ko kasi sinabi eh. Diba? So, yun, ayaw ko nang maramdaman yung ganun. Sabi ko, ayaw ko na nang ganun. Gusto kong yumaman, namamahalin ako ng mga tao. Na alam kong wala akong inaagrabyado. Na alam ko na wala akong niloloko. Okay. Shout out Reynald Velarde, Leo Boy, first time. Nawawala na kasi yung mga comment. Yung mga comment kaya shout out ko na kaagad eh. So, yun. So kung umalis ka sa ganun, sa isang company na ganun, kung ikaw yung nang iwan, edi dapat ready ka na tumubuan. Paano naman kung baliktad? Ikaw yung iniwan. Ibig sabihin na wala. So, alam ko yung pakiramdam kasi before kami mapunta sa current company namin ngayon is yun, nagpagsarhan kami. Kasi yung company na kinabibilangan namin that time, walang product. So, kasalanan ko yun kasi pinili ko pa rin sumali. Pero ang dami kong lesson na natutunan dun. Dami kong lesson na natutunan.
Diba? Daming relationship din ako na-build doon. So, ang sakit lang talaga. Kasi ang hirap mag-build tapos pagsasaran ka lang. Masakit, masakit para sa akin yun. Pero, both blessing and, ano yun, hindi, blessing in disguise. Blessing in disguise kasi, never ko na-imagine na mangyayari sa akin yung ganun. Yung mapapagsaran ako, never ko na-imagine yun. Pero after that, na-realize ko na ano, doon ko nalaman kung sino yung mga taong nakakita ng vision ko. So, sila yung mga kasama ko pa rin hanggang ngayon. So, isa doon is si Coach Gemini Ilagan. So, birthday niya ngayon. So, bigyan natin ng special shout-out. So, happy birthday kay Coach Gemini Ilagan kung nakikinig ka man ngayon. So, isa siya. Sa mga naniwala pa rin sa akin. Alam niyo nung kinakausap ko sila about doon, na pagsara, nung binabalita ako sa kanila yun kung anong gagawin. Mangiyak-ngiyak ako noon. Hindi nila alam, syempre. Siguro ngayon ko lang nabanggit to. Kasi mas naiyak ako noon nung sumama pa rin sila sa akin. Kasi masakit na sa akin yung napagsaran eh. Tapos ang daming nagalit. Naiintindihan ko, normal talaga. Kahit naman ako magagalit. Daming nagalit, daming ano. Tapos nung itong mga sumama pa rin sa akin, naniniwala pa rin kami. Sumama pa rin sila. Doon ako mas na-touch. Kaya ako naiyak kasi na-touch ako. Sabi ko, hindi ko ina-expect na mayroon pang sasama. Ilan lang, bilang sa daliri ko, wala pang 10 yung ina-expect ko na sasama sa akin. Pero yung sumama sa akin is nasa 14, kung di ako nagkakamali. 14. Pero ano na lang natira eh? 10. 10. Hindi, 11. 11. 12. 12. Mga 12. Mga ganun. Yun na natira. So, sabi ko, buti na lang, nangyari din yun kasi naraman ko kung sino yung mga tao na kanya. So, yun, yung iba sa kanila, mayayaman na. Yung iba sa kanila mayayaman na. Meron pang isa, mas mayaman pa sa akin. So, nakakatuwa. Kasi naniwala pa rin sila. Pero nalaman ko. Pero ready ako kung sakaling walang sumama, maintindihan ko. Ready ako dun sa part na yun. Okay lang, magbibuild ako from the start. Kasi, ever since naman eh, pagkakamali ko pa rin naman yun. So, I will take responsibility sa pagkakamali ko. So, ganun. So, yun. Dapat ganun way mag-isip. Move forward. Kung isa-summary ko yung mga pinagsasabi ko, keep moving forward. Kung napanood nyo na yung ano, The Robinsons movie. Yan. Keep moving forward. Move on na. Move on na kagad. Paano mag-move on? Mag-move on ka. wala naman explanation paano mag-move on. Mag-move on ka. Kung anong pagkakaintindi mo dun. Kasi wala naman mangyari kung babalik-balikan mo yan eh. Para kang nagdadrive ng sasakyan. Tapos nakatingin, sa halip na nakatingin ka sa windshield, nakatingin ka sa ano, dun sa rearview mirror, anong nangyari sa'yo? Bangga. Sa unahan palagi ang tingin. Tingnan mo lang yon sa likod para reminder. Diba, tumitingin ka lang naman sa rearview mirror kapag magpa-parking ka na or pa-atras ka para tingnan kung ano nasa likod. Para di ka mabangga, diba? So parang ganun din. Titingnan mo yung rearview mirror para tingnan mo kung ano yung mga lessons na pwede kong matutunan sa nangyari sa akin sa nakaraan. Para hindi ko na ulitin dito sa kasunod. Move on. Kung alam mo umiyak, umiyak ka. Masakit talaga eh. Ganun talaga eh. Ganun ang buhay. Okay? So, I hope nasagot ko yan. Okay, next question. Next question. Marami ba natututunan? Power ba? Power ba? Payaman? Payaman pa ba? Payaman. Marami ba natutunan? Comment kayo dyan kung marami natutunan. Alright. Sagalit lang. Kinakopy ko lang yung mga question kasi baka mawala na naman. Okay, baka mawala. Kinakopy ko lang. Iniisa-isa ko lang. Kasi baka umangat tas mawala. Alright. Next question. From Ethical. Aslan, nagkaroon kasi kami ng meeting with Power Payaman upline. Nabanggit niya tungkol sa pakikinig sa mga mentors na hindi naman kabilang sa company namin at huwag makinig sa kanila. At nabanggit nila pangalan ko daw. Ay, grabe, sikat na ako. Ay, Power. Bakit? Ay, nagtanong si Power Payaman upline, bakit kayo makikinig sa kanya? Gusto niyo rin bang maging ethical? Ay, Power! Sikat na pala ako. Na nababanggit na nila ako, nakakatuwa. Kamusta mo ako sa kanya? Sabi mo kinukumusta ko siya. Tapos tanong mo, pwede ba kami maging friends? Alright, so yan. Tigilan na natin yung pang-asar. Okay, so ito yon. Naalala ko, ginagawa ko rin to before nung unethical pa ako. Okay, nung unethical pa ako. Ginagawa ko rin yan before. Okay, makinig sa iba. Helmet shield. Power payment tayo. Yes, upline rule lang. Di ba? No? Alam niyo dati, nung unethical pa ako, grabe yung emphasis ko sa yes upline.
Palagi ko sinasabi sa mga member ko yan. Ano yung number one rule? Yung palagi ko sinasabi sa mga member ko, yes, Aplan. Tapos naging ethical na ako, nag-build ako ng team, never ko nang tinuro yan. Never. Never ko tinuro yan. Dapat yes, Aplan ka lang. Napakalaking katangan. Hindi ka tanga para mag-yes, Aplan lang. Okay? So, ganun ako dati. So, ito yan. Parang ganito kasi yan eh. Ano yung reason bakit ako umalis doon sa una kong company, kahit maganda naman, power payaman, malaki, diba, sikat, power payaman talaga sila. And reason bakit, wala naman problema sa kumpanya, ang problema is yung kultura. Problema is yung mga apply ng mga unethical, mga sinungaling, mga manluloko. Hindi lahat, pero marami. Nung time ko, hindi ko alam ngayon, wala na akong balita eh. So, meron pa rin naman akong friends doon. May mangilan-ngilan, diba? So, yun ang reason ba't ako umalis. Kasi nagko-contradict na yung values. Now, ito yan, pagdating sa pakikinig sa ibang mentors, yung mga members ko, hindi ko sila tinuturuan ng ganun na huwag kayo makikinig sa iba, ha? Sa akin lang kayo makinig, ha? Kasi ako yung payaman, eh. Hindi. Okay lang makinig ka sa iba. As long as ethical yung tinuturo nila, sige, eh, gusto mo mag-improve, eh. Gusto mo mag-grow, eh. Yung ganitong klase ng mindset ay pang mga pang mahirap na mindset. Yung mga ganitong klase ng mindset ay yung mga unethical, yung ganitong klase ng mindset ay mga may scarcity mindset, kaya sinabi ko pang mahirap kasi, bakit? Bakit ayaw mong pakinggan sa, ano yung sabi nila? Ayaw mo na makinig yung member mo sa ibang mentors. Bakit? Baka ma-recruit. Diba yun naman yung number one na dahilan, baka ma-recruit, baka masulot, ganyan, ganyan. So, diba, kung ganun rin naman yung think, way ng thinking, kung ganun talaga yung rule, bakit hindi ko pinagbabawalan yung mga member ko na makinig sa iba? Huwag makita silang magaling na networker sa ibang kumpanya. So, yun, pakinggan mo. Huwag matututunan ka sa kanya. Kung basta kunin mo lang kung ano yung mga ethical, huwag mong gagawin yung unethical. Alam mo naman yung moral compass natin. Diba? Kung ma-recruit siya dun, at sa tingin niya yun yung mas makakatulong sa kanya, fine. Pangarap naman niya yung kinukuha niya. Malaya ka. Bakit may mga apply na ganun? Ano sa tingin niyo yung dahilan? Actually, sinabi ko na yun. Yung sa reason bakit ako ganun, kasi una-una, ayoko na maging ano, may mga rules kami, pero malaya ka pa rin, malaya pa rin mga member ko, kung gusto mong labagin yan, di labagin mo. Basta, iti-take mo yung consequence. Wala naman problema sa akin yan eh. Malaya ka naman eh. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi sa mga member ko. Hindi ko sila kinukulong dito lang kayo sa akin. Dati ganun ako. Okay, super micromanaging. Kaya hindi lumalaking grupo ko nun. Dati ganun ako. Dito lang kayo sa akin. Ako lang pakinggan nyo. Yes, upline. Power pa yun. Wala na silang lahat. Yung mga ginaganong ko dati na members, wala na silang lahat. Okay, so na-realize ko later on, nung maging ethical lang, hindi ko nagagawin yun. Kasi ayoko nga nang ginaganon ako eh. Ba't ako manggaganon? Tuturuan ko sila ng tamang mindsetting. Ito yung kultura natin sa grupo natin. Dito sa Team Genuine, ito yung kultura natin. Ito yung rules. Diba? Sinasabi ko pa nga sa member ko eh. Nasa sa'yo kung gagawin mo yung tinuturo ko. Basta alam mo kung anong mangyayari. Pag di mo ginawa, di walang mangyari sa'yo. Di ka pwedeng bumalik sa akin tapos sisihin mo ako. Isusumbat ko sa lahat sa'yo yan. Alam nila yon. Ginawa mo ng tuloy-tuloy paulit-ulit hanggang sa masanay ka, kikita ka. For the next 2 to 3 years, tuloy-tuloy gagawin mo. Kikita ka ng malaki, yayaman ka. O yun, ikaw, choice mo. Pili ka kung anong gusto mo. Bimigyan ko silang choice. Haya, bahala sila. Malaya sila gawin kung anong gusto nyo gawin. At naman yung lupit. Nung simulang ginawa ko yun, unang-una na naging benefit sa akin, nawala yung stress ko. Na iniisip ko, teka baka mayroon akong downline na lumilipat na sa ibang kumpanya, teka baka nasusulit, nakaka-stress. Bahala sila kung gusto nila dun, kasi sa tingin nila yung makakatulong sa kanila, di ko. Ang hirap din sa akin yung nung adjustment noon, nung nagsimula ako na in-adjust ko yung sarili ko, tinama ko yung mindset ko eh. Kasi scarcity mindset yung kabaliktaran, di ba? Pag ganun yung way ng thinking, huwag kayong makinig, sa akin lang, power pa yaman tayo, huwag kayong makinig dyan. Inaabangan ko dito yung sasabihin ni ethical na sasabihin ni power payaman apply na bakit kayo akala ko sasabihin ni bakit kayo makikinig sa kanya wala namang resulta. Ah, bakit kilala nga ako? Hindi niya sinabi yun eh. Okay, so nasa sa kanila isa sa mga reason bakit ko sinabing scarcity mindset, ba?
At bakit ganitong way ang thinking ko? Kasi kung sakasakali man na mag-decide sila na ganun, umalis, lumipat, kung yun ang makakatulong sa kanya, di sige, kung naniniwala siya na mas makakatulong. Pero before nila gawin yun, kung sakali man magpaalam pa sila, tatanong ko sila, sure ka na ba? Kasi wala nang balikan eh. Kasi ganun sa grupo ko. Wala nang balikan eh. Diba? Pag trinay mo dyan, tapos epic fail, sorry. So, sinisigurado ko man, sure ka na ba? Sure na, okay, sige, go. Good luck, best of luck. Ganun. So, ganun yung sinasabi ko. Kasi confident naman ako, kaya-kaya ko naman, kaya-kaya ko mag-DR. Mag-DR ulit ako. Hindi naman ako tumigil sa pag-DR hanggang ngayon eh. Direct referral lang ako ng direct referral. Recruit ako ng recruit, hindi naman ako tumigil eh. Even though ganito na yung result na meron ako, tuloy-tuloy pa din ako. Kasi gusto ko gayahin ako ng mga leaders ko at gusto ko gayahin ako ng mga potential leaders ko. O lampasan pa nila ako. Mas maganda yun. Mas masaya kung ganun. Diba? So ganun yung ano eh, ganun yung way ng thinking ko. Na-practice ko na hindi naman ako ganun dati. Ganun din ako mag-isip dati. Diba? So ngayon, pagdating naman kay ethical, at least naiunawaan nyo bakit sila ganun. Okay? Pinaintindi ko kung meron kang upline na ganun, at least naiintindihan nyo kung bakit sila ganun. Kasi ayon ano eh, may scarcity mindset sila eh. Ganun. Ma-pride, may scarcity mindset. So, yun yung sa side nila. Okay? Tapos hindi ko maintindihan dito, tinanong si ethical, tinanong siya, bakit kayo makikinig sa kanya? Gusto nyo rin ba maging ethical? Bakit mo tinanong yun? Habang sinasagot ko tong tanong na to, yun ang palaisipan sa akin eh. Bakit mo tinanong yun? Para mo na rin sinabi na, mga kriminal tayo, gusto nyo bang gawin kung ano yung tama? Ha? Gusto nyo bang gawin kung ano yung tama? Gusto nyo bang maging mabuti sa kapwa nyo? Ha? Ganun ba? Parang ganun yung dating sa akin. Bakit anong mali dun? Hindi ba dapat yun ang gagawin? Maging ethical? Hindi ba? Hindi ba dapat? Mali ba? Ah, mali ba? Sorry ha, hindi ko alam. So, ganun. So, ikaw bilang ikaw ethical, ganyan. Hindi ko pala sinagot yung, naputol kasi yung kinapi ko na wala na yung tanong eh. Is this a sign na kailangan nang umalis sa company? Yun siguro yun. Kailangan nang umalis. Hindi naman sign yan. Pero, nasa sa'yo yan. It's up to you to decide. Kasi kung ang hirap pumataw sa negosyo mo kung mismong upline mo kumukontra sa'yo. Ano yung ginagawa mo? Ano yun? Bakit di ka nagsisinungaling sa tao? Ha? Bakit di ka nagsisinungaling? Ano yung ginagawa mo? Ha? Kanino mo narinig yan? Sino nagpauso niyan, ha? Ha? Bakit hindi ka namamawer? Ha? Bakit hindi mo pinakikitaan ng perang hindi naman sa'yo? Ha? Ha? Bakit di mo sinasabi na weekly ang kitaan kahit hindi naman? Ang hirap! Hindi naman yun ang sinasabi nila, no? Pinapatawa ko lang kayo para mag-enjoy tayo dito. Okay, para mag-enjoy tayo dito. Hindi naman yun nila sasabihin. Pero ang hirap ng ganun, kinokontra, ginagawa mo yung tama. Yung moral. Yung ethical, tapos kukontrahin ka. Do not reinvent the wheel. Tapos ang dami pa. Gagawin ng mga ganyan, kasi magagaling yan mang brainwash eh. I'm sorry, mindset. Magagaling yan mang mindset. Diba? Ang gagawin yan, gagawin niyang tama yung mali, at gagawin niyang mali yung tama. Diba? Ang magaling yan eh. Explain nun pa yun, bakit kailangan na ano. Pero pag tinanong mo, bakit kailangan magsinungaling sa tao? Hindi, white lies lang naman yun. White lies. Tsaka kahit anong color ng lie yan, kahit pink pa yan, or magenta, or fuchsia, a lie is still a lie. Parang sa pagnanakaw. Magnakaw ka ng piso, 1,000,000, pagnanakaw pa din. Ha? Parehas kasalanan. Di ba? Maliit, gano'ng kaliit o gano'ng kalaki. So, yun yung point ko dun. Kung ang hirap ng ganun, yun ang isa sa reason bakit ako umalis. Naghanap ako ng mentor na may same value sa akin. Nanap ako ng mentor na may same value sa akin. Ang tagal bago ko nakahanap. Ang tagal. Taon ang inabot. Kasi hirap makahanap ng ganun. Ngayon, madali na. Kasi may ethical nation na eh, di ba? Madali na. May ibang mga mentor sa iba't ibang company na mga ethical na. And then later on, mga siguro 2017, 2018, diyan ko na na-meet. Unti-unti ko na na-meet yung mga ethical na mga malalaking networkers. So, na-meet ko na sila, nakakwentuhan ko sila. Akala ko, ako lang. Dati akala ko lang, ako lang yung lumalaban. No, yung pala, mayroon palang mga katulad nyo. So, natuwa ako nun.
So sila yung mga naging teacher ko din. Kasi mas mga mayaman, mas mga successful, mas mga power pa yaman yun eh. Diba? So, ganon. Kaya, yun yung sa akin. Kasi ayaw, ang hirap trumabaho ng ganon. Kukontrahin ka, ginagawa mo na nga yung, alam mo yun, pag ginawa mo yung pagiging ethical, tas naging successful ka, di ba sila rin naman magbe-benefit? Tas kinukontra ka? Dahil yan sa mga pride nila eh. Dahil yan sa mga pride nila eh. So, nasa suyo yan. Basta wag lang kayong magde-desisyon ng base sa emosyon. Wag na wag kayong magde-desisyon. Yan lang palagi ang reminder ko sa inyo. Wag lang kayong magde-desisyon ng base sa emosyon. Nagalit ka sa upline mo, alis na ako. Wag ganun. Pag-isipan mo ng mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti. Okay, dapat willing ka ano yung mga pros and cons. Titimbang mo. Kung ano may mga cons, dapat ready ka dun sa mga consequence ng gagawin mo. Mas madaling mag-ready ka sa consequence. Madali na yung pros. Eh, pros na nga yan. Mga consequence. Ano mangyayari kapag ginawa ko to? Pag nag-desisyon ako ng ganito, doon ka mag-ready. Yung mga pros, madali na yun. Alright? Basta wag kayo biglaan mag-desisyon. So, yun yung ano ko. So, I hope nasagot ko yung okay, tanong na yun. Okay, next question tayo. Tama po ba yung mindset na walang problema maging mabagal pero may problema kung hindi mo binibilisan ang progress? Kasi po ever since naging mag-isa na lang po ako sa network marketing team ko, parang nag-develop po ako ng sense of quality over quantity. Mag-okay yung slow and steady. Okay, slow and consistent, okay yan. Pero mas okay kung mabilis ka na, consistent ka pa. Yan lang yung lesson namin sa nakaraang training namin sa grupo ko eh. Okay yung slow and steady. Basta consistent yun ang importante. Di ba sinasabi ko nga di ba sa inyo? Walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Di ba? Kapag ang tubig pinakuluan mo, kahit sobrang hina ng apoy, basta tuloy-tuloy kukulo yan, pero matagal. What if lakasan mo yung apoy? Para mas mabilis, di ba? Ganun din yung sinasabi ko. Mas mabilis, mas maganda syempre. Kasi gusto lahat naman tayo gusto mabilis eh. 'Di ba? May mga bagay na pwede mong pabilisin, may mga bagay na hindi. Katulad ng personality development, pwede mo siyang mapabilis. Pwede. Pero hindi yung bilis na iniisip mo, na instant, na pagkagising mo, power pa yaman na yung mindset mo, walang ganun. Paano mo siya mas mapapabilis? Pag ang mga kasama mo yung mga taong tamang mindset, yung mga taong mas successful sa iyo, yung taong mas mga taong mas magaling sa iyo, 'yan ang mga sinusundan mo, hindi pwedeng kasama ngayon eh. Mahirap eh. 'Di ba? Palagi mo sinusubaybayan, palagi mo pinakikinggan, palagi mong or kung may chance ka na makakwentuhan, edi 'yon, ganun. Mas mapapabilis ka yung environment mo kasi. Even hindi lang naman environment is yung nasa physical na environment. Facebook, ano yung mga nakikita mo palagi diyan? Kapag puro negative, boy, malamang negative ka din. Kapag nakita niyo yung Facebook wall ko, wala kayong makikitang negative. Kung may makita kayong negative, baka bagong friend ko yun na hindi ko pa na-unfollow. Or hindi ko na-unfriend. O lumang friend na hindi ko na-unfriend. Puro positive, something valuable, motivation, anything na informative na makakatulong sa akin. Yun yan yung mga nilalike ko, fina-follow ko. Mga ganun tao, mga ganun Facebook page. Pero yun lang makita ko, di mas napabilis. Development ko, di ba? Nakatip na kayo. Pwede mo naman gawin yun eh. Dali-dali lang gawin nun. Ganun din sa Instagram. Kaya ako napunta ng Instagram kasi gusto kong nakafollow sa ako sa mga motivational accounts. Tapos mga ang pinafollow ko pa na isa pa is mga gaming. Kasi mahilig ako sa gaming, PC building, ganyan. Na-inspire ako, natutuwa ako eh. So, ganun. Mas mapapabilis. Diba? Pero yun nga, okay ang slow and steady, slow consistent. Pero mas maganda kung mas mapapabilis mo siya. Okay, so yon. I hope nasagot ko yung tanong niya. Next question na tayo. Siguro mga last three. It's already 9:04. Limuel. Okay, Limuel. Run cup? Tama ba? Ganun po katagal ang process ng ethical na networking bago ka maging member? Ha? Hindi ko na gets. Ganun katagal ang process ng ethical na networking bago ka maging member? Hindi ko naintindihan. Sorry Limuel, hindi ko naintindihan. Napaisip ako dun ha. Gano'ng katagal ng process bago ka maging... Kung maging ethical ka ngayon, edi ethical ka na, practicein mo na hanggang sa maging automatic na. Yun ang pagkakaintindi ko sa tanong.
So, pasensya na kung hindi ko masyado naintindihan. Pwede mong itanong dyan, baka sakali na masagutan ko pa. Hindi ko sure. Baka sakali lang naman na masagutan ko pa. Okay, so next question na tayo. Hindi naman to question. Yung ibang grand apply namin sa team feels like unti-unti kami binibitawan. Yung iba sumasali sa Forex, yung iba sa company. Hindi ko alam kasi nasa legit naman kaming company. 2 days ako nawala ng gana nung malaman ko yon. What should I do na nasa 100 na po inahawakan kong DL at first time ko sa ganitong business? Pati GC namin nadadama yung ibang prospect kasi sinasali namin kahit di pa nakapag-pay-in. Naputol na ba sila din? Hindi ko na nakapi yung kasunod. Sorry. Pero nandito naman yung tanong eh. Magpaka-upline ka, ikaw magpaka-leader. Bakit kasi kayo masyado na... Ito ha, kayong mga nakikinig dyan, ilan ba kayo dito? Ilan na ba kayong mga nakikinig at nanonood? Hindi ko alam eh. Hindi naman ako nakatingin doon sa mismong page. Nakatingin ako doon sa mismong live. Itong live ko parang nag-error na, nagkaroon na naman ng error si Facebook. Hindi ko makita. So, kayong mga nanonood dyan ay 72. Nakikita ko, 72 nakikita ko. Yung mga nanonood dyan, bakit palagi kayong nakatingin sa nasa taas nyo? So, simula ngayon, huwag na kayong tumingin sa taas, palaging sa baba. Ibig sabihin, hindi palaging kayo, si upline. Tingin si member, wala ka nang magagawa sa mga yan eh. Wala kang magagawa sa mga yan. Hindi mo sila control. Ang tanging control mo, sarili mo. Ang tanging kailangan maging concern ka is mga member mo. Wala ka dapat pakialam sa mga upline mo. Bahala sila kung yun ang gusto nilang gawin. Trip nila yan. Basta ako, I'll mind my own business. Hahatawin ko yung akin. No? Hahatawin ko yung akin. Bahala sila. Itong mindset ko dyan eh. Kung sakaling sa akin ito mangyari, kung merong mga maapektuhan na downline, di ba? So, explain namin sa kanila kung ano yung nangyari. Kasi kayo nakakaalam kung ano nangyari. Tapos bahala na sila. Bahala na kayo. Okay, basta ako, nandito naman kami. Kompleto tayo ng 5Ms natin. Nandito yung support, nandito yung ano. Kompleto tayo, maganda culture natin. Bahala kayo mag-decide. Kasi ako, para sa akin, kung mangyari ito sa amin, which I doubt mangyari. Kung sakaling mangyari ito sa amin, walang pa. Actually, nangyari pala to. Hindi naman siguro ganito kagrabe. Pero meron akong naging upline before. Yung upline na nakapagdala sa amin sa current company namin na bigla na lang nag-decide na bumalik sa dati niyang kumpanya. Doon sa isa kong, yung latest video ko, parang nabanggit ko doon is ano eh, lumipat. Hindi siya talaga lumipat. Literally lumipat, pero bumalik siya sa dati niyang kumpanya. Power payaman daw eh. Power payaman daw eh. So, bigla siyang ganun. So, ako na-disappoint, nalungkot ako, at saka at the same time, nagalit ako sa kanya. Sumama talaga loob ko. Pero, ang nakaalam lang yun, mga leaders ko. Yung members ko, wala silang pakialam. Yung madami sa mga members ko, di nga nila kilala yun eh. Kasi yun naman, yun na sa akin eh. Wala akong pakialam dyan sa nasa taas. Kung tutulungan nila ako, thank you. Forever grateful. Kung hindi, fine. Wala akong pakialam. Hahataw ako ng akin. Hindi naman upline ko kukuha ng pangarap ko eh. Ganun ang way ng thinking ko ever since nagsimula ako. So dapat simulan mo na ganun ka rin mag-isip. Okay, simulan mo na ganun ka rin mag-isip. Na ikaw yung pinakang upline. As if wala kang ibang upline. May tumulong sa'yo, thank you, kung wala, okay lang. May ethical nation eh. Andyan yung mga YouTube videos ko, yung mga previous live natin, Q&A, di pagpapanoorin mo yun. Ganun din ako man ako nung wala pa akong matinong upline, nung hindi pa ako nakahanap ng matino, ganun rin ginagawa ko. Hanap lang ako ng hanap. Google lang, Google lang, YouTube lang ng YouTube. Karamihan nga sa inyo dyan, kaya nyo nalaman yung Ethical Nation, kakayo Google at YouTube nyo. Tama na yun, ituloy mo lang. Tama na yung ginagawa mo. Diba? So, ganun yun. Kaya, palagi mong isipin na ganun. Huwag ka nang tumingin sa taas. Huwag na kayong tumingin sa upline sa ilalim. Lalo na sinabi mo hundreds na yung hinahandle mo. Oh. Diba? O ano mangyayari? Kung palagi ka nakatingin doon sa taas, ay quit na si upline. Quit ka na din. Babay pangarap na lang, ganun ba? So, ibig sabihin yung nakadepende sa upline mo yung pangarap mo, ganun? As long as nasa outside force yung nakadepende yung magiging success mo, wala kang patutunguhan. Ibig kong sabihin is, kailangan swertihin ako. Kailangan makahanap ako ng malupit na agila. Kung ganun yung thinking mo pang mahirap,
Okay, by the way, hindi ko to nabanggit kanina. Yung mga nagtatanong dito, spokesperson nyo lang. Okay, pero yung nagiging sagot ko para sa inyong lahat, hindi lang para dun sa nagtanong. Kasi alam mo naman eh, kung ikaw yun. Alam mo naman eh, kung ikaw yun. Kilala mo naman eh. Alam mo naman kung tinatamaan ka eh. Diba? Namnamin mo. Saluhin mo lahat. Hindi, joke, mabigay ka naman sa iba. No? Huwag mo saluhin lahat, ibigay mo naman sa iba. Diba? So, spokesperson niya lang yung nagtatanong. Pero hindi lang para sa kanya yung sagot ko. Para sa inyong lahat. Okay? So, pang mahirap na way of thinking yung ganun. Kailangan swertein, makahanap ng malupit na agila, magkaroon ako ng matinding malupit power, payaman na mentor. Pero yung ikatlo, okay lang naman magkaroon ng ganun. E, paano kung wala? Paano kung tarantado yung apply mo? Sorry for the word. Paano kung ginagago kayo nun? Paano kung ganyan? So wala na. Quit na lang, ganun. Di ba alam mo naman yung sagot? Alam niyo naman yung sagot. So wag na kayong tumingin sa taas nyo. Wag nyo silang pakialaman. Hayaan nyo sila. Mind your own business. Mind your own business. Okay, so I hope naging clear ako dun. So yun. So next question tayo. Okay, siguro last two. Okay, ito, tsaka yung may susunod. Okay, tanong ni Mark. Mark Joey Mangao Seneta. Seneta ba? Keneta, Seneta. Mark Joey, paano makahanap ng right business with right mentor? Maghanap ka lang. Seeking you will find. Maghanap ka lang. Ako, pag sa paghanap ng mentor, no, hanapin nyo yung may same values. Hindi nyo siya malalaman ng ano, kasi most of the time, kasi, hindi ko alam ha, hindi ko alam. Pero yung iba kasi, ako, kaya nga ako nagiging upfront sa inyo, diba? Sinasabi ko na, hindi ako, ano, hindi ako, para sa akin, hindi ako likable na tao. Kasi nga, real talker ako, nambabasag ako. Diba? Hindi mas malala yung dati. Pero hindi naman na mangyari kasi unethical ako noon. At saka wala naman akong pakialam kung magustuhan niyo ako or hindi eh. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung totoong ako in the first place. Yun na makikita mo. Di ba yung mga first timers, nagwa-warning na ako. Kung ikaw ay balat sibuyas, di ba? Huwag mo na, huwag ka na manood sa akin. Yung mag-iiyak ka lang dyan kasi sapul ka palagi. Huh? Tsaka hindi para sa yung negosyo kung balat sibuyas ka, iyakin ka, balat sibuyas. Magtrabaho ka na lang. Hindi para sa yung networking kung ganun. Upfront ako. Kasi nasabi ko hindi ako mabait. Hindi naman kasi talaga ako mabait. So yun. Hindi ko alam sa ibang mga mentors. Pero sa tingin ko naman yung mga ethical, yung iba. Ganun din. Upfront din naman yung mga yan. So kakakwentuhin mo din, kausapin mo. Alamin mo yung mga values. Kung meron silang katulad mo, may mga pinoprovide rin ng mga videos, panoorin mo yun. Kasi makikita mo yung common sa mga sinasabi niya. Diba? Ano yung madalas yung marinig sa akin? Ethical, ethical. Paulit-ulit. Diba? Nalalaman niyo yung mga values niya, paulit-ulit niyo na nakikita. Paulit-ulit niyo na papanood. Seek and you will find, mahahanap mo rin yun. So, yun ang para sa akin, ganun ako naghanap noon. May same values sa akin. Hindi kailangan na pares sa pares kami na mag-isip, hindi. Kasi para sa akin, mas maganda nga na may difference kami sa way ng thinking eh. Kasi, para ma-challenge yung mga beliefs ko na hindi malay ko, kung mali pala. Diba? Which is nangyari, yung mentor ko ngayon, yung mga naging mentor ko, ang dami kong paniniwala noon na mali-mali pala. Nung na-encounter ko sila, nalaman ko mali-mali pala yung mga paniniwala ko na yun. Diba? Ang importante sa akin, pares kaming ethical. Then the rest, okay na. Pares na pares kaming ethical. Kahit hindi pa siya ganun kayaman, diba? Kahit hindi pa siya ganun ka-successful, okay lang. May naging result siya. Kailangan ko yun. Kasi kailangan, ano, mas maganda, mas malaking result kumpara sa akin. Kasi, syempre, gusto ko may matutunan ako. Kailangan mas malaking resulta ng upline ko kaysa sa akin. Diba? Ibig sabihin lang nun, mas masipag siya kumpara sa akin, mas marami siyang alam kumpara sa akin, mas, yun, mas consistent siya kumpara sa akin. Yun. So, kailangan, kasi parang may gagayain ako, may magiging role model ako. So, ganun ako naghanap before. And, nakakatuwa naman, kasi may mga nahanap ako. Although, hindi naman naging, ano, hindi naman, kasi nga, napagsaran ako ng company, ganyan. Hindi naman, pero, karangin sa mga mentors ko before, kaibigan ko pa rin naman hanggang ngayon eh. Mentor ko pa rin hanggang ngayon. Nakakausap ko pa rin. Nakakwentuhan ko pa din. So, basta sa akin, importante, same value kami. Pares kaming ethical. Ganun. So, yun lang. Yun yung sa akin. Okay, so, last question. Okay, yung kay Gerald, same na tanong. Hanap naman tayo ng iba kasi nasagot ko pa rin kaya. Ay, nasagot ko na ba? Kasasagot ko lang. Okay, last question na to. Last question.
from Diesel. Diesel Villamayor. Tanong lang, matatawag din bang online marketing yung pagbebenta ng VPN account? Kung oo, may guide pa para madaling convince ng customer. outside network marketing, pero kung selling lang din naman, same selling. Basta minamarket mo siya online, that is online marketing. Ganyan yun. Basta minamarket mo online, that is online marketing. Pinopromote mo online, binibenta mo online, that is online marketing. Okay, hindi ako nagbebenta ng ganyan, so hindi ko alam kung paano mag-convince pagdating sa ganyan. Kasi hindi ako nagbebenta eh. Eh, okay. So, Diesel, hanap ka ng ibang mas nakakaalam kumpara sa akin. Alright. Last question. Maikli yung kanina eh. Meron pa ba? Meron pa. Alright, power. Ayan. Shoutout sa inyo mga nandito. Sino ba hindi ko pa muna shoutout? Ayan si Josephine, sa mga pinakamasipag kong member to. Marlene, Rowena, Sean, Jessica, Benchon, ayan, Angel, okay, sino pa? Maricho, ayan, shoutout sa inyo, Luri B. Okay, so ayan, last question, Ronarick Caranto. Paano po pala yung sinasabi nilang don't break the wheel ng mga naunang member ng company na yumaman? Baka do not reinvent the wheel. Okay, yun ang ibig sabihin ni Ronarick. Do not reinvent the wheel. So, ibig sabihin, huwag mong baguhin yung sistema na nakasanayan na nila, na nagpayaman sa kanila. So, may ano naman kasi to eh. Kung yung wheel na tinutukoy nila o yung sistema na ginagawa nila is nagwo-work at ethical. Okay? At ethical. Kasi pwedeng nagwo-work yan pero sa pamamagitan ng pagsisinungaling at panluloko sa mga tao eh. Makakapagpasali ka talaga ng ganung paraan. Luloloko mo yung tao eh. Diba? As long as nagwo-work siya at ethical, huwag mo talagang babaguhin. Ethical, nagwo-work, gawin mo lang. Bakit mo babaguhin? Magpapakahirap ka pa mag-trial and error ng sarili mo. Kung yun ang gusto mo, edi go. Pero wag mo sisisihin yung mentor mo, upline mo, or yung company na ba't di ka kumita. Kung ano man yung maging result mo sa gagawin mo. Kung halimbawa sa scenario na sinasabi ko is ethical yung strategy nyo, ethical culture, ethical lahat, and nagwo-work. Ibig sabihin, maraming kumikita eh. Gumagana eh. Ethical naman eh. Tapos magta-try ka ng something else na iba. Diba? I-reinvent mo, try mo i-reinvent. Nasa sa'yo yan, wala namang problema. Pero yun nga, wala kang ibang sisisihin. Kung ano man ang mangyari sa'yo dyan, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo. Pag nag-fail ka, kasalanan mo yun. Pag nag-succeed ka, kasalanan mo din yun. Basta take full responsibility lang. Okay lang naman, wala namang problema. Okay, pero kung alam mo namang unethical, diba? Yung pinagsasabi, kasi katulad ko noon, ganun, do not reinvent the wheel. Yung wheel na tinutukoy nila, kalesa eh. Nakaguma na, kalesa pa rin sila eh. Bigay ng pliers sa kalsada, pusakalan, masaklap, okay lang sana kung ethical eh. Unethical pa. Kailangan i-reinvent yung wheel big time, which is, nireinvent ko talaga, ethical nation. Yun ang reinventing the wheel. Sino pa bang ibang ethical na nagpo-promote ng pagiging ethical? Before, meron ng iba. Okay. Pero nung nag-start ako, wala naman eh. Wala akong kilala nung time na yun. Kasi naghahanap ako eh. Wala eh. Hindi ako na lang, mag-trial and error ako. Tetestingin ko na hindi ako manuloko ng tao, hindi ako magsisinungaling. Tapos magre-recruit ako, magbibenta ako, testingin ko. Doon ako trial and error. Hanggang sa na-formulate ko na, hanggang sa ito na tayo ngayon, 4 years later. Actually, anniversary ng Ethical Nation nung August. Last month. Ha? Hindi pala natin nabati, no? August 2. Last month. 4th anniversary. Tama ba? 2016, 17, 18, 19, 20. 4th anniversary ng Ethical Nation. Oh, di ba? So, ako nag-trial and error nung mga time na yun. Nireinvent ko yung wheel. Kung ano man na nangyari,
no, kung nag-fail ako, nag-fail naman ako paulit-ulit. Hindi ko lang talaga tinigilan kasi naniniwala ako pag maganda ginawa mo, maganda babalik sa iyo. Matindi ang paniniwala ako sa karma eh. Pangit ginawa mo, pangit din babalik sa iyo, mas matindi pa. Pag maganda ginawa mo, maganda rin babalik sa iyo, mas matindi pa. So since nagpapaka-ethical ako, di bumalik sa akin, mas maganda, mas matindi pa. Maganda din. Mas matindi pa. So ganun. Kaya ni-reinvent ko yung way. Wala na akong pakain. Kaya yun yung mga time na humiwalay nga ako sa mga ganung klase ng upline. Isinungaling nga sila, mga manluloko nga sila eh. Lakas nilang mamawir eh. Talagang sablay yung ano eh, yung values eh. Yun yung nagpayaman sa kanila eh. Wala na tayong magagawa eh. Diba, paano nila babayaran yung mga power payaman supercar sports car nila? Eh, sa panluloko nila nakuha yun, sa pagsisinungaling. Tapos babaguhin nila? No way. Mawawala yung lahat sa kanila. Diba? So, yun na sila eh. Kaya humiwalay ako sa kanila, hindi pwede. Kukontrahin nila ako ng kukontrahin eh. And marami pang kwento. Hindi lang dun yung, hindi lang pangungontra yung kaya nilang gawin. Marami pa. So malalaman niyan sa Walang Poweran Bootcamp. Mas maganda yun na lang mag-explain. Yun na lang mag-explain sa inyo nung tinutukoy ko. Mas marami po silang kayang gawin na hindi mo alam. Yun yung mga dark side ng networking. Maraming taong di nakakaalam. Alright, kaya in-expose ko na yun lahat. Kaya yung mga unethical networkers nga nyo, hindi nila ako marekta eh. Hindi nila ako madirekta. Usap tayo. May problema ka sa akin, usap tayo. Hindi pwede man tayo mag-usap pa. Hindi nila ako madirekta kasi alam nilang mali ginagawa nila eh. Kapag kinausap nila ako, tapos sabihin nila, tigil mo na yung pagiging ethical mo, sinisira mo yung network. May expose sila kung sino yung sila na tinutukoy ko. Siyempre, hindi ako magbibigay ng pangalan dito. Hayaan ko na lang na expose nila yung sarili nila. So yun yung may ano ko sa inyo, yun yung may share ko sa inyo pagdating dito sa ano, dito sa tanong, sino ba nagtanong? Ayun, do not reinvent the wheel daw. Okay, so yun yung may isasuggest ko. Meron ako nabasa dito kanina. Asan yun? Magaling kay ethical, hindi ko na include, sinabi nga niya wala ka naman daw resulta. Wala pala resulta. Usap, sabi mo sa kanya, usap kami. Tapos pakitaan kami ng resulta. Wala palang resulta eh. Ba't di niya ako kausapin? Wala pala akong resulta. Sabi niya yan sa akin, sa mukha ko. Kung talagang matapang siya. So, yun yung ano, yun yung mai-recommend ko sa inyo. Okay? Pagdating niyo. So, I hope marami kayong natutunan. That's it for tonight. Lampas na tayo sa oras. I hope marami kayong natutunan. And once again, nasa sa inyo yan. Kung gagawin nyo or hindi, nasa sa inyo yan. Okay? Nasa sa inyo yan. Kung sa tingin nyo mali yung sinabi ko, di wag nyo gawin. Kung sa tingin nyo ay kalokohan yung mga pinagsasabi ko, di wag mong gawin. Di wag ka makinig sa akin, walang problema. Okay? So, I hope marami kayo natutunan and nakakuha kayo ng value. And mga additional training resources, makikita nyo sa link ng video na ito. And pwede nyo i-check yun lahat. Nasa link naman itong video na to. Kita-kits tayo next Friday, again, 8 PM Philippines time. Set na kayo ng alarm. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan para next time, para masagutan ko yung tanong nyo, agapan nyo. Alright, so yung magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless sa inyo lahat.